Online ba kayo? Hello, mga karokso! Live tayo. Gusto ko lang i-share yung Cardinal law. Kasi napapansin ko na yung iba hindi pa rin siya ginagawa. So, kaya live para diretso na sa Facebook group. Kasi gusto ko talaga gawa ng video. Pero, wala pa akong time mag-edit. Wait lang. Hello po. Ate Maan, hello. Sino nandyan? Mga nag-work ba kayo? Ate Tawi is! Hello! Si Ate Peris magaling ito sa ano, Cardinal law. Ate Rod! Ay, hindi ba? Ate Jen pala. Sige, tara. I-explain ko lang yung ano, yung Cardinal law. Malinaw ba yung aking mic? Dahil after naman ito ay masisave din siya. So, yung Cardinal law, halimbawa, yung camera natin, siya yung iset natin na north. So, ito yung north ko. Automatic, yung likod ko, south. So, north, south, east ko tong right, west ko tong left. So, north, east, west, south. So, inassign ko na yung camera ko yung north. Ang movement natin, underhand, north. Tapos, pag mag-change ka ng direction, hindi rope yung gagalaw. Katawan mo lang. Halimbawa, haharap ako ng kanan ko. Face right, nagbago ba yung direction ng rope? Di ba? Hindi. Diretso lang yung galaw niya. Para siyang may line na sinusunod. So, face right ako. Balik ako sa north. North ko yung camera. Tapos, kung pupunta naman ako south, katawan ko lang din yung gagalaw. So, talikod. Nandito pa rin yung rope. Hindi siya nag-change ng direction. So, balik sa harap. Yun. Ibig sabihin nun, yun yung cardinal law ng rope flow. So, kung gusto mo smooth yung flow, sundin mo yun kasi yung iba ang ginagawa. Ako din, nung nag-umpisa ako, ganito ginawa ako. So, di underhand ako. Underhand, sneak. Tapos bigla akong ginawang dragon roll. O, di ba, may daya. Yung una mong direction, pa-north, north to south, diretso, pa ganun. Bigla mong binawi, ginawa mong pa-horizontal, east to west. Bawal. Hindi naman siya bawal. Nagagawa siya, pero hindi siya smooth. Yun yung sinasabi. Sorry sa aso ko. Yun yung sinasabi na, hindi ka naman huhulihin ng pulis, pero mas maganda kung gawin mo yung tama para maging smooth yung flow. So, ito yung ginagawa dati. Underhand. Tapos biglang, dragon roll. Nagagawa naman talaga siya, pero kung itutuloy-tuloy mo siya, hindi siya smooth. Ice ba? Yes, malinaw. Okay. So, ang mas tamang gawin, kung magka-cardinal ka, underhand, tapos gusto mo mag-dragon roll, ang gawin mo, mag-change ka ng position ng katawan, dito ka mag-dragon roll. O, di ba? Nagalaw ba yung direction ng rope? Hindi. Ganun pa din siya. Tapos, kung tatalikod ka, padiretso pa din. O, yan. Diretso. Kung babalik ka sa north, diretso lang. O, nakabalik ka na sa north. Yun yung sinasabi. So, kung ang napag-desisyonan mo naman na ang start ng flow mo, eh, nakaharap dito, ito, harap mo camera, pero ang start mo ay west to east. Ay, east to west. E di, kunwari, start ka dragon roll. E gusto mo magmatador. Bigla kang gumanon. Ay, nakaw. Pwede naman talaga. Kaso nga, hindi mo fina-follow yung sinasabing rope flow cardinal law. So, ang better way ay, di ba, dragon roll. Kung gusto mo magmatador, humarap ka sa kaliwa or kanan. Pag sa kanan, ano ka naman dito? Face right. O, di ba, matador? Balik ka ng dragon roll, halap-harap ka ulit sa camera. O, edi smooth. Kung gusto mo mag-underhand matador, sa kaliwa ka humarap. O, yan, tinamaan yung paso ko. Yun, yun yung sinasabi na cardinal row. Cardinal law. Yun. Ayos ba?
Sige, share ko. Thank you. Important. Oo, important talaga siya malaman. Kasi doon mag-establish yung flow mo. Pag pamali-mali ka ng ano, ginagawa, matatamaan ka talaga na rope. Tapos yung usually ko pang kakahingal pa lang salita. Yung usual ko pang nahuhuli na kadalasang ginagawa ng beginners ay nag-dragon roll. La, biglang nag-cheetah stance. Do, pwede naman. Di ba? Ang galing. Dragon roll to cheetah stance. Pero mali yun. Huwag natin ipilit. Pero yun nga, ulitin ko lang. Wala namang manghuhuling pulis. Di ka naman ikukulong kung yun ang gusto mong gawin. Ang amin lang ay sundin natin para maging smooth yung flow. So, kung dragon roll, gusto mo mag-cheetah, edi humarap ka sa kaliwa. O, cheetah. Balik ka sa dragon roll, balik ka sa harap ng camera. O, kung gusto mo mag-overhand, o, harap ka naman sa kanan. Tapos, tatandaan nyo, pag nag-set ka ng direction, halimbawa, ito na yung underhand mo. Underhand. Hindi mo na pwedeng gawing overhand yan kasi ang overhand mo automatic nasa likod na. Ayan, oh, overhand. Pag balik ka sa camera, underhand na ulit. May hingal yun. underhand. Balik sa likod, overhand. Yun. Hindi mo pwedeng pagsamahin ang underhand at overhand side. So, kung sneak ka sa underhand, sa harap ng camera, matik, pag talikod mo, overhand na siya. Yun, tapos, dragon roll, harap ka sa kanan. Matador, harap ka ulit sa camera. O, diba? Clear ba, guys? Yun. Yun lang, linaw na sana ang cardinal law. Noted, Celine. Kaya pala puro ako hampas. Wala may direction. Okay lang yun natin maan kasi lahat naman ng step ganun. Ako nga, hindi ko alam eh. In-observe ko lang. Oh. Cheetah. Tapos gusto mo mag-overhand. Di ba underhand to na cheetah still? So mag-overhand, tumalikod ka. Kasi dito yung overhand mo eh. Balik ka sa harap. Underhand ulit. Nice ba? May tanong ba tayo dyan? Clear po. Ay, top 1 ka na, Ate Pelis, eh. Claro. Okay. Ano bang bonus pa may turo? Ayun. Nung nag-umpisa ako, hindi ko naman alam yung weight shifting na yan. Tapos na-notice ko lang sa mga coach na. Kung saan yung ulo mo, doon nakatapat sa paa. Yun yung sinasabing head over heel. So, halimbawa, pupunta akong kanan, yung ulo ko, katapat na yung right foot. Nandito yung bigat. Itaas, kahit nakataas yung heel ko, nandito yung bigat. So, lipat ako sa kaliwa. Automatic head over heel. Nandito yung weight. So, kahit sa simpleng race and chase, magagawa natin siya. Oh. Oh, diba? Weight shifting, tapos nagbe-bend ka ng spine. Yun yung, ano ang tawag doon? Coiling, yun yung coiling. Pwede mo pang EOA. Yan. Diba, pansin nyo, lumilipat yung bigat sa magkabilang paa. Yun. Kahit hindi mo siya isipin, na alin ba iaangat ko? Automatic siya na kung saan ka nakadiin or nakabigat yung weight, sumusunod yung katawan. Ayaw nyo maniwala, itry nyo. See for yourself. Yan. Yun yung weight shifting. Kahit sa dragon roll, kaya siyang gawin. O, diba? Kaya nagiging mas mukhang graceful yung dragon roll. Kasi, nililipat nyo yung wait. Pwede na ba ang picture? Yes, processing pa. Di ba, pwede nyo balik-balikan itong video. Ipopost ko sa group. FB group. 360 angle something.
si ano, dapat talaga smooth na yung anchored sneak mo para maang ano, para ma-unlock mo yung 360. So, ikot ka. Yun. Pagdadagtungin mo lang talaga siya eh. So, nasa sa'yo yun kung... Yun. Pwede namang walang step, walang buwelo. Bilateral stance. So, underhand. Anchored sneak. Ikot. Yun. May natutunan naman ako. Thank you, Miss Celine. Send lang po, ano, 100 sa GCash ko. Ano pa ba? Baka may tanong pa kayong, ano, pwede ko naman ituro. Iniisip ko yung mga nagiging mali ko din nung, ano to? Beginners. Ah, yung paghawak ng rope. Diba, ganyan nga. Loose lang siya. Pag masyado mong hinigpitan, doon na to twist yung rope. Kasi, kumbaga sa tao, pag sinakal ka, hindi ka talaga makakahinga. Ito naman, pag ginigil mo yung hawak, magto-twist yung ano, yung rope, hindi smooth yung, ayan, tignan mo. Dapat relax lang. Yan. Let it roll, sabi nga. Dapat maluwag lang. At tapos, di ba, yung sinasabi nga nilang coiling, ganyan, coiling. Yung iba kasi, usually na nagsistart na jumper. Paano ko ba i-demo? Di ba, pag yung mga nagja-jumping rope, ang standard, stiff, yung parang wrist lang yung gumagalaw. Ganyan. Sobrang straight body, ganyan. Pero sa jump rope, hindi ganun. Dapat, nagko-coiling kasama yung side bending, kumbaga. Ganyan. So, kung ang galaw mo eh, ganito lang, kamay-kamay lang, hindi wala siyang epekto sa katawan mo. Parang ganyan. Gawin mo, mag-bend ka ng side and weight shifting. O, diba ang laki ng difference? Kumpara sa kamay-kamay lang. Lagyan mo ng arte. Charot. Hindi siya naman arte. Ano talaga siya? Side bending. Coiling. May naalala pa ako. Di ba marunong na tayo mag-sneak? O, di ba nag-drill kayo ng sneak? Pero, inayos nyo ba? Kasi dati, kung mag-sneak ako dati ganito, ang taas. Lagpas pa sa ulo. Takot na takot akong matamaan ng rope. Ganyan. Pero, pagtagal ng panahon, naayos ko din. Ganito na siya kababa. Nasa may pusod na. O, diba? Hindi na naman ako natatamaan sa ulo. Kasi may proper technique. Diba? Ganyan tayo dati. Para mo nang iwas na iwas sa ulo. Takot yarn. Okay lang yun. Masaktan. Doon tayo natututo. Yan. Ganito dapat. Kaya sinasabi mag-drills. Hindi ang drills, hindi isang beses lang ginagawa, hindi isang araw lang. Paulit-ulit yun, kaya siya sinasabi na drills. Keep drilling nga, ibig sabihin. Hanggang kuhang-kuha mo na siya. Huwag ka tumigil. Tapos, kung overhand, ganun din. Ang taas nung lipat. Diba? Sinong guilty? Kasi guilty din ako dito dati. Ganito. Baba. Mababa. Yung halatang hindi ka natakot matamaan. Sanay ka na sa shaket. Yun. Tapos yun, ang sikreto, ang power talaga ay nanggagaling sa sneaking hand, yung kamay sa likod.
ganyan ako, 'di ba? Pare-pares tayo. Ganito siya. Kung underhand, ang power ay nanggagaling sa sneaking hand. Dito lang siya i-itcha, ganun. So, pak! Yung power nanggagaling sa likod, pitikin mo sa likod. Ang technique ng magandang sneak ay nasa inyong mga kamay sa likod. So, hampasin mo sa likod yung power nang gagaling sa sneaking hand. Tapos, para maiwasan natin na yung kamay sa harap ay umaangat, ang gawin mo, siya yung pumipigil sa harap. Siya yung nag-hold na huwag umangat. So, labanan mo yung force. So, power. Power sa sneaking hand sa likod. Tapos ito, yung kamay sa harap, pipigilan mo siyang umangat, labanan mo. Di ba, paulit-ulit ako. Ayan. Mararamdaman nyo yun pag tinry nyo. Gusto nyo, kumuha kayo ng rope ngayon. I-feel nyo, tapos hindi nyo magawa. Let me see. At sa overhand naman, overhand sneak. Yun din, sa likod na sneaking hand. Dito, hinuhugot sa likod. Tapos para hindi umangat yung kamay sa harap, eh, siyempre, hahawakan nyo, i-hold nyo. Or, aalalayan nyo siyang hindi umangat, hindi siya madala, gano'n. Yan. Drills lang. Drills lang. Pero alam nyo naman na yung gagawin na dapat yung power nang gagaling sa likod. Ay, maituro. Parang nagawa ko na lahat eh. Ah, rope plank. Diba pag inapakan nyo? Ako, ay, mahaba pala ito masyado. Ganito kahaba yung rope ko sa may pusod. Hinabaan ko lang kahapon kasi parang mas madali sa wraps. Yan. The more na maiksi yung rope, dun ka ma... matututong mag-bend-bend. Maganda isama din na nagbe-bend yung tuhod. So, na hindi ko naman lagi nagagawa. Yan. Ano mo sinabi nun? Kung ano yung ginagawa mo sa taas, yun din yung ginagawa sa baba. Basta i-utilize lahat ng pwedeng igalaw. Yun yung ibig sabihin na mag-bend din ng tuhod. Na-try nyo na ba yung bago? Hadas. Anong tawag sa hadas? Parang delayed anchored sneak. Mafe-feel nyo siya. So, ito yung normal anchored sneak. Ay, normal sneak. Normal sneak. Normal anchored sneak. Tapos, pag ginawa mong hadas, pak, pak. Ay, hindi. Pak. May delay something. Ramdam mo yung parang may pause ng very light. Hadas. Delayed anchored snake. Tingal na ako. Thank you, Celine. Thank you, Ate Maan. Babush. Hello, Lizette. Gusto ko yung mga release-release niyo eh. Release ni Nea, ni Lizette, ni G. Sobrang swakto sa handles. Pero back mill na may anchored hand sneak. Diba usually ginagawa natin ganito? Diretso. Diretso. Yung kay Coach Clint, nilagyan niya ng anchored sneak in between. Mas smooth siya. O siya, ako yung mamamaalam. Mamamaalam. Bye! Till next tutorial.